Welcome sa Mags Works and Habits. So ni Bravia ang gagawin natin ngayon. Blinking daw ito, so bilangin natin 2, 3, 4, 5. So 5 blinks, no? So in-unplug natin at sinubukan ulit kung lalabas ang logo. Ayun, lumabas nga. Ayun, nagka-raster. Sa upper side, merong left, no? Upper side, may magenta color. So, posible may tama na rin ang panel. So, tingnan natin. Lagyan natin ang antenna. Maaari pag may signal na mamatay ito. Tingnan natin. Lagyan natin ang antenna. Try. Ah, wala na. Patay na. Wala na yung sounds. Ah, wala na. So, ito yung model number. 32 inches. R32-ish. Try natin kasi pag 5 blinks kasi usually ang nagiging problema panel. No, sa pwede ring top board or T-con or main board. Medyo may kahirapan pag 5 blinks. Pag 6 blinks okay lang kasi backlight, no. Or pwedeng ma-bypass yung backlight driver. Susubukan na natin, visual check tayo. May kalawang diyan, no. So maaari may liquid na dumaloy diyan. Ayun, no. Tanggalin mo na 'yung mga kalawang diyan. Linis-linis muna. So kumuha tayo ng tissue, nilagay ng thinner at lininis natin. So may mga karugtong pa siya na ano, liquid diyan sa ribbon wire, ayun oh. Tanggalin na rin natin 'yan. So masama nito pag kinalawang na 'yung connector na 'yan. Tsaka 'yung ribbon wire, ano. So i-clear muna natin 'yan. Baka dito lang ang problema. Sana. Ganito lang ka ano, masela ng Sony. Okay. So after malinis 'yon, yung mga liquid tsaka yung kanya kinalawang na part ng top board. Testing tayo. Wala pa rin. Ay, okay. Hindi pala nakakabit yung power supply. Try ulit. Wow, mali. Wow, mali. Subukan natin. Ay, wala pa rin. So, tanggalin natin yung ribbon wire. Baka may mga kalawag din doon. Try natin. Tinagal na natin yung main board. Yung steel na pinapatungan ng main board. At yung ribbon wire. Surprise! Ayun. Naku. Naku. Sige, may liquid pa rin. Ayun, nakita nyo. Ayan. Now, natapunan ng iwan ko kung anong liquid ito. So, ang mangyayari dito, dirilisin natin yan, connector na yan, kasi baka may liquid pa sa loob. Tapos ito, puputuli natin yung corroded na air part, no? Tapos, gagawa tayo ng panibagong open o naka-expose na part ng ribbon wire. Pagkatapos maputol ang corroded na part ng ano, ribbon wire, no. So gagawa tayo ng opening diyan. Huwag na lang, medyo malakas 'to, baka masira. Cancel 'yan, cancel. So gamit tayo ng cutter or blade para dahan-dahan nating magawa ng opening kagaya niyan. So medyo maliit pa 'yan, dagdagan ko pa. Medyo taas-taasan ko pa ang opening.
Yan. So, pasensya talaga ang kailangan dyan para hindi maputol, ano. So, after ma-discartehan ang ribbon wire, kuha tayo ng papel, lalagyan ng lacquer thinner, papasok dyan sa pinaka-connector, ilak, tapos unti-unting hilain, ano, para malinis. So, pagkatapos malinis yung connector, gamit ang papel na may thinner, okay na rin yung opening na ginawa natin dyan sa flex or ribbon wire o kung ano man ang tawag natin dyan. So, subukan natin ibalik, no? Ayaw mag-focus ng camera ko. Saglitang. Ayaw. Saglit lang. Saglit lang eh. Baka sa kanyang ano. Lighting. Ayun, salamat naman po. Subukan na natin ibalik. Tapos yung may mga liquid dyan, nilinis ko na rin. No? May mga bakas pa ng liquid. Oh. Dahan-dahan. Okay. Tapos, check kung pumasok. Pantay. Okay naman. Ilagay na rin natin dyan. Sa taas, sa mainboard. Power supply, antenna. So, ito na. Plug, press the power button. Tingnan natin kung mag-shutdown pa. Mag-protect. Ayun, umilaw na yung backlight. Tingnan natin. May audio na, may signal na. Charan! Huwag kang mamatay. Ayos. Gumana. Ako, gumana. Okay. So, pinaandar natin ng mga ilang minuto. Ayan yung tinanggal natin, ano. Tapos, pinatay ulit. At sinubukang i-on kung hindi na talaga magloloko. So far okay naman, okay na siya. So i-test na lang natin to ng mga ilang oras. Pag di na talaga magloko, edi okay na. So maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na ito. So gusto ko ring pasalamatan yung mga supporter natin. Walang sawang sumusuporta sa channel natin. At yung mga taong yun na gusto ko pasalamatan, i-flash ko na lang dito sa screen. So panoorin nyo. Thank you!